Pagkatapos nitong COVID, upang kayong nanonood sa inyong mga TV ay muling babalik sa corporate worship. Aawit ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos. Pupurihin ang Panginoon. Makikinig ng kanyang salita. At iidlip, makakatulog. Hindi na yung makakatulog, mga kapatid. Alisin nyo na po sa isip natin yan. Just watch wherever you are. Let us worship the Lord together. That corona, during our time, especially in the Philippines, is a classy book. It is the in-book. It is the most popular book. If you have a corona notebook when you were studying then, we call that yayamanin. Okay? You were so popular because of that. Okay? That corona notebook. Oh, me forever. Kay Jesus. So, natin sayangin. Lahat ng mga difficulties na to. Nahirapan ka naman, di ka pa natuto. Mas masakit yun. At the side of the coin is God's loving sovereignty. So pagsamahin natin para magresulta ito sa victory. Victory for the Lord, victory for us. Welcome po sa Filipino Christian Church online prayer meeting. Ang lockdown. Lock in prayer, down on our knees. So from our home to your home, magsama-sama po tayong manalangin. At nawa nga po, soon ay magkita-kita na po tayo sa bahay panambahan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless us all.
kababayan, oras na naman ng pag-aaral ng Bible. Ang ating BS lesson ngayong gabi ay parang two stories in one. Pero actually, yung isa ay subplot that builds up into the major story na siyang pag-aaralan natin ngayong gabi. Pero bago yung magsimula muna tayo sa panalangin. Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa isa na naman pagkakataon na makarinig na iyong salita at matutunan na mensahe mo sa amin sa gabi nito. Hinihingi namin ang wisdom na gagaling sa Holy Spirit to open our eyes and ears to hear and to listen for the message that you want us to receive tonight for the praise and glory of your name. In Jesus' name, Amen. Bago tayo magsimula, makinig tayo sa isang awitin ay hahatid sa atin ng kapatid na GM Villasencio. Thank you.
Ang BS topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa conquest of Jericho sa pamamagitan ni Joshua as their new leader. So, hindi po tutuko kay Joshua. That's another topic, separate lesson yon. Pero pag-aaralan natin is kung paano ang pagpasok nila sa Promised Land ay nakasalalay. Yung future welfare nila ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kasi ito tinatawag ng Joshua generation na papasok sa Promised Land ay hindi siya yung mga taong lumabas sa Egypt 40 years ago. Iba ito. Bakit? Ano ang nangyari? Na alam naman natin na nung panahon ni Moses nung lumabas sila ng Egypt, ito yung mga magulang ng mga batang ito. Pagdating sa disyerto, wala silang ginawa kundi magreklamo na magreklamo kay Moses. Reklamo sa tubig, reklamo sa pagkain, reklamo sa paghihirap nila, until umabot sila doon sa punto na on the 38th year, almost 39th year, nandun doon yung last straw ng kanilang reklamo at rebellion. Naalala nyo yung rebellion sa Kadesh Barnea, no, ang mga magulang nito, mga batang ito, ay nagrebelde. Kasi nung pinapunta ni Moses yung 12 espiya para alamin kung anong itsura ng Promised Land, pagbalik nila sa 12 si Joshua lang at saka si Caleb ang nagsabi ng totoo, di ba? Yung 10, hindi nila sinabi ang totoo at ang ginawa nila ng politika. Buong gabi, inistiga nila yung buong kongregasyon at sinabi na mamamatay lang tayo doon, ang tataas ng buo nila, malaki yung mga tao, wala tayong mga armas, mamamatay tayo doon, balik na lang tayo ng Egypt. So nung sinabi nila yun kay Moses, nung sinabi nila, palitan si Moses, bumalik tayo ng Egypt, doon na nagalit ang Panginoon at pinuksa sila. So lahat sila, 20 years and above, na lumabas ng Egypt, pinuksa ng Panginoon doon sa disyerto. So itong pumapasok na generation na tinatawag natin Joshua generation, ito yung mga anak nila na mga ipinanganak doon sa disyerto. So tignan natin, ito bang mga batang ito ay susunod sa example ng magulang nila o susunod sa Panginoon? Tignan natin kung paano bago pala sila pumasok ng Promised Land, kinomission ni Moses si Joshua according to God's choice. Siya yung pinili. At bago na maalam sa kanila si Moses, nagbigay siya ng kanyang last words dito sa mga batang to na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 32 verses 46-47. He said to them, "Take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words for you. They are your life. By them, you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess." So itong Joshua generation na to, papasok with a new leader and with a new commitment sa Panginoon. Ano yung new commitment na yun na dineclare nila sa Joshua chapter 1 verses 16-18? "Then they answered Joshua, 'Whatever you command, we will do. Wherever you send us, we will go. Whoever rebels against your word and does not obey your words, whatever you may command them, will be put to death. Only be strong and courageous.'" So sa madaling salita, nandoon sa kanila yung firm resolve na huwag sumunod doon sa nakita nila sa kanilang mga magulang. I think this is easier said than done. Kasi madaling sabihin na hindi kami susunod doon sa ginawa ng mga magulang namin. Ayaw namin mapuksa kami katulad ng mga magulang namin. Easier said than done kasi for almost 39 years, ito yung nakita nila. Ito yung narinig nila. Ito yung ipinamuhay nila. Ang walang sawang pagrereklamo ng mga magulang nila. Siyempre na-imbibe na nila yung attitude na yun eh. Tapos bigla ngayon, kailangan panindigan nila ito. Pero dahil nandoon yung desire nila na makapasok sa Promised Land, so they made the firm resolve na susunod sila. This time, hindi na susundan ng hindi maganda example ng kanilang mga magulang. So with the able leadership of Joshua, through God's promise, binigyan ni Lord si Joshua ng promise sa chapter 1 verse 5.
Nobody can stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So nandun doon, very able yung kanilang leader. Pero may kasamang mandate din yun sa Panginoon kay Moses. Sa Joshua chapter 1 verse 8, ito ang sabi ng Panginoon. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, after nung kanilang historic crossing of the Jordan River, which is actually a repeat ng Red Sea experience ng mga magulang nila. Balikan lang natin ha. Yung experience ng mga magulang nila sa Red Sea, it was on a greater scale. Kasi dagat yun eh. Habang tumatawid sila doon sa lupa that dried up, on their right and on their left, may walls of water. Imagine mo, dumadaan ka doon sa dry land, pero sa kanan at kaliwa mo, rumaragasa yung tubig. Actually, nagkaroon ako ng ganito mini experience eh, noong 1970s, well, that long ago. Sa Corregidor, kung sino sa inyo nakapunta na doon sa island of Corregidor, yung tinatawag na Pacific War Memorial, para ka makapunta doon sa pinaka parang altar nila, may dadaanan ka na passageway na on the left, rumaragasa din yung tubig sa wall. Kaya habang lumalakad ka, naririnig mo yung tubig, pero nilalakaran mo dry. Can you imagine, ganito yung ginothrough ng parents nila, both on the right and the left yun. Okay? Pero yung ginothrough nila dito sa Jordan River, mababa lang. Although they also walked on dry land, yung tubig sa kanan at saka sa kaliwa, tumigil lang. Hindi nag-build up as a wall. Tumigil lang para makakross over sila. But, just the same, these are two similar miracles. The greater one was done by the Lord, originally with their parents, and the second one with them on a smaller scale, but still, it is God's miracle para makapasok sila finally sa promised land. So, anong nangyari? Jump tayo sa chapter 1, sa chapter 5, verse 5, verse 1. Ang sabi dito, now, when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until we had crossed over, their hearts melted and they no longer had the courage to face the Israelites. Grabe, sobrang natakot sila. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi naalala nila, this is not the first time, naalala nila, sinabi ni Rahab doon sa mga spies, doon sa dalawang spies na pinadala ni Joshua, na this is a repeat nung nabalitaan nila 40 years ago, nung papalabas pa lang ang mga magulang nila. Ito yung sabi ni Rahab. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. So can you imagine, yung takot nila noon 40 years ago, yung pa rin ang takot nila ngayon kasi naulit, although on a smaller scale, naulit yung milagro. Kaya alam na alam nila na itong mga taong pumapasok na to, ito yung ang Diyos ay malakas. Ito yung mga tao, ang Diyos nila ang pinakamalakas. Lagot na tayo ngayon dito. So anong nangyari? Sa sobrang takot nila, hindi nila gustong lusubin. Naalala niyo yung lesson natin last time na sabi ko, fear has a paralyzing effect. Siyempre, paralyzed sila ng fear. Takot na sila. Hindi nila may isip pa paano natin lalabanan to. Eh, 40 years ago, ganun. This time, ganun pa din. It's the same God. So, psychologically disadvantaged na sila. Paralyzed by fear. This was the right time para atakihin sila, di ba? Para lusubin ka sila. Kasi they were already in the palm of the hands ng mga Israelita. Psychologically disadvantaged. But then, of course, God's will has to happen in God's time.
Sabi ng Panginoon, Joshua, make flint knives, circumcise mo itong mga Israelita na ito. Now, alam naman natin, we don't have to go into details. Kapag na-circumcise ang isang lalaki, between 1 and 2 weeks, sabi natin 1 week, eh, wala din yung normal physical activity. Kung gagawin nila itong circumcision at that point in time, siyempre makakabawi itong mga Canaanites. Baka mangyari naman, instead of them going in for the kill, dahil psychologically disadvantaged yung mga tao, ang mangyayari, ito ng mga Canaanites, dahil nakita nila, aha, physically disadvantaged sila, so we will go in for the kill. So, nakikita natin na parang, from the human point of view, parang wrong timing yung pag-order ng Panginoon ng circumcision. Now, alam naman natin mga kapatid, there's no such thing as wrong timing pagdating sa Panginoon. God is perfect. So, His timing is perfect. We just have to approach it by faith, knowing that God's plan is perfect. So, bakit nag-order ang Panginoon ng circumcision at this point in time? Kasi, at that point in time, Passover. They have to celebrate the Passover. Alam na ng Panginoon yun, and I'm sure pinagkataon talaga niya na mangyari na yung pagpasok nila at that point in time is Passover. And the reason we will learn a little bit later. Pero anong kinalaman ng circumcision sa Passover? Maliwanag sa Leviticus chapter 17, verses 8 and 9. They cannot partake of the Passover unless they are circumcised. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon kay Abraham, chapter 17, verse 11. Nung pinili ng Panginoon ang lahi ni Abraham, ito ang sabi niya, "You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you and your descendants." So identification nila yun as God's people, yung pagiging circumcised. They identify with Abraham as their patriarch because Abraham identified with God. So, bakit kailangan sila i-circumcise? Tapos sinabi pa doon sa chapter 5 verse 2 ng Joshua, circumcise the Israelites again. Na alam naman natin na mga lalaki, in their lifetime, once lang yung circumcision. So bakit again? Okay, mga kapatid, basic principle po sa pag-interpret tayo ng Bible. We take things literally until it doesn't make sense. So that's when you take it figuratively or symbolically. Na at this point in time, it makes sense yung literal na interpretation na again, but not for the same people. Kasi yung mga lumabas na mga Israelita, circumcised yun eh. Eh kaso pinuksa sila ni Lord, di ba? Doon sa disyerto. Ngayon, itong mga pumapasok na ito, ito yung mga hindi circumcised kasi walang nangyari circumcision sa disyerto. So kung papasok sila uncircumcised, then they are not identified as God's people. Yung lumabas, these are God's people, circumcised. Eh kaso pinuksa nga ni Lord sa disyerto. So itong papasok, kailangan circumcised, identified as God's people. Kaya nagkataon lang yung Passover? Hindi. Pinagkataon talaga nila yun. Ni Lord yun. Para yung circumcision at saka yung pag-observe nila ng Passover, maalala nila na the Lord is true to His promise. Inilabas niya yung mga magulang namin na hindi man nakarating sa promised land, kami ang tutupad nun. But we have to be identified as God's people. Therefore, kailangan yun. So doon sa verse 9, pinaliwanag pa ng Panginoon, sabi niya, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you." Kasi nga, siyempre, kung sa Canaan nabalitaan nila yung parting of the Red Sea 40 years ago, eh dito mga Egyptians, nabalitaan din nila na pinuksa ng Panginoon lahat itong mga lumabas na ito. So may reproach sa kanila. Ni-roll away ni Lord yun because of the circumcision at Gilgal. Gilgal means to roll away. Yung circumcision na yun, which identified them as God's people, yun yung continuation. So pagpasok nila, papasok sila as God's people. Okay. Now, yung circumcision na yan sa Gilgal ay symbolically important sa Israelites. May symbol yan. So dito papasok naman yung symbolical interpretation. Tapos na tayo sa literal kanina. Ngayon naman yung symbolical interpretation. Ba't ko sinabi symbolical? Kasi spiritual preparation nila ito.
Yung sinasabi natin kanina na wrong timing, yung pag-circumcise na yun, nobody questioned the circumcision, not even Joshua. Kasi natutunan na nila sa Panginoon. Diba yung sinabi na natin kanina yung commitment nila na susunod sila sa Panginoon. Hindi sila susunod sa hindi magandang example ng parents nila. Natutunan na nila yung quiet submission by faith unto the Lord. Now this is important kasi itong quiet submission na ito, kakailanganin nila for the main event, which is the fall of Jericho. So ang ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi military preparation. Fall of Jericho, it's a military event, so kailangan nila military preparation. No. Ang ginawa ng Panginoon, spiritual preparation. Dahil hindi sila ang lalaban. Si Lord ang lalaban. So, paano? Okay, tignan natin. Ang kasunod. So, ito na. Andudo na sila. Nakapasok na. Maayos na. Ready for battle na sila. Pero tignan muna natin, ano ba itong Wall of Jericho? What is the big deal about this Wall of Jericho? Even sa mga Sunday school, this is a very popular story. Di ba? Yung Wall of Jericho, very formidable yun. Kinatatakutan ng lahat yun. Bakit? 25 feet high. 20 feet ang width niya. 20 feet. Actually, it is a double wall. Okay? Yan sa loob at saka ito sa labas. That constitutes the 20 feet. Kaya, doon nakatira sa loob noon yung mga tao, including Rahab. They live at the wall. How can somebody live at the wall? A double wall got 20 feet thick. Okay? So, ganun kakapal yung wall, ganun kataas yung wall. Now, in ancient warfare, kung gusto mong lumusob sa isang walled city, ang unang-unang ginagawa nila is gugutumin nila yung mga tao. Susurround nila yun para hindi makalabas yung mga tao. Until gutumin. Pag ginutom yun, lalabas din. Lalabas na, gutom pa, edi mahina. Or kung hindi man nila madaan sa gutom yung mga tao, gagawa naman nila ng fire. Susunugin nila yung wall. Although made of stone, unti-unti magme-melt yun eh. Kahit papaano. Or, kung hindi naman, sa gabi, gagawa sila ng rampa. Yung pagpapatong-patungin nila ang mga lupa, they will make it like a mound para makaakyat. Unti-unti. Hindi makikita pag nasa loob eh. So, gabi-gabi gagawin nila yun. Maraming paraan para sila ay maatake at sila ay malusog. Pero ni isa sa mga paraan na yan, hindi kinuha ng Panginoon. Bakit? Iba ang gawa ng Panginoon. Hindi military, spiritual. Okay? So, paano ba actually ang ginawa ng Panginoon through the Israelites? Bago yun, tignan muna natin ang declaration ng Panginoon. Bago yung actual event. May sinabi ang Panginoon kay Joshua sa chapter 6 verse 2. Sabi ng Panginoon, "Then the Lord said to Joshua, 'See, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men.'" I have delivered? Eh, hindi pa nga sila lumulusob eh. Bakit si Lord naka-past tense na? See, ito yung essence ng pagiging Diyos, unique na Diyos ng Panginoon. Sinabi sa Isaiah chapter 46, verse 10, "I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I am the Lord, there's no one like me. I make known the end from the beginning." So para kay Lord, tapos na to. Tapos na ito. Tinapos ko na. Kung tinapos na ni Lord, eh, anong gagawin to mga Israelita? Oh, tignan natin yung unique strategy ng Panginoon. Hindi military, spiritual. Ito yung Diyos natin. Tignan natin, paano ba ginawa ng Panginoon? So nagmamarcha sila, limang grupo. Ang nasa unahan ng marcha, yung mga armed men, yung mga sundalo, sila nasa unahan. Sumunod, yung pitong pari na mayroong mga trumpeta na non-stop binoblow nila. Non-stop yun, parang yung pagtawag ng sa mosque, pero ito non-stop. So yung mga armed men, yung seven priests sounding the trumpets, and then the Ark of the Covenant na dala-dala naman ng mga pari. Ano yung Ark of the Covenant?
Sa templo, in the later time, yun yung equivalent ng Holy of Holies. Nandoon yung presensya ng Panginoon. The Ark of the Covenant is a rectangular box na walang pwedeng humawak, walang pwedeng gumalaw. Actually, hawak nila yung by poles. Yung poles lang hinahawakan nila, ganun kabanal yun. Okay? So, in other words, dala nila yung presensya ng Panginoon through that Ark. So, yung armed men, yung mga pare na may trumpeta, yung Ark of the Covenant, pang-apat, yung rear guard. So, may armed men sa harap, may armed men sa likod. Pinapagitnaan nila yung mga pari at saka yung Ark of the Covenant. And then, the rest of them. So, in that order, they are supposed to march around the wall for 6 days, once every day. Wala namang masyadong big deal dun, except na ang sabi ng Panginoon kay Joshua, do it quietly, nobody will talk. Parang ang hirap ata nun. Magmamarcha tayo, eh laki nun eh. Magmamarcha tayo na kaganyan, tapos walang salitaan. Okay, ako personally, ang take ko doon, parang psychological worry yun eh. Kung ikaw yung tao doon sa loob ng wall, alam mo na meron itong mga taong ito na umiikot sa iyo araw-araw, 6 na beses. Walang salitaan. So, syempre, ano kaya iniisip itong mga taong ito na nagmamarcha? Mamarcha na, tas uuwi. Mamarcha, tas uuwi, 6 na araw. Syempre, nervyoso sila, di ba? Psycho war din eh. Di ba? Okay. So, they did that for six days. And on the 7th day, may slight difference. Okay. Basahin natin sa Joshua chapter 6, 15 to 20. On the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priests sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the city." So this was the only time na nagsalita sila, at hindi salita, sigaw talaga, sigaw na maingay na maingay. So the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. So when the trumpets sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in and they took the city. Mga kapatid, anong klaseng Diyos yung mayroon sila? Sa sigaw lang? Bumagsak yung wall na 25 feet high, 20 feet thick. Ganun lang? Ganun lang talaga. Kasi paano ba ginawa ng Diyos sa mundo? Nagsalita lang siya. Let there be light, let there be this. Ganun lang. Is anything too hard for the Lord? Mga kapatid, ito yung Diyos na mayroon tayo. Yung Diyos nila Joshua. Yung Diyos ng patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, yun din ang Diyos natin. At ito yung pinatutunayan na sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 30, na nung ginawa ito ng mga Israelita, syempre by faith. By faith lang, kasi paano na magko-collapse yung wall ng ganun-ganun lang? Actually, hindi nga nila alam na magko-collapse yung wall. Kasi incremental yung command na binigay sa kanila, march 6 times. And then on the 7th day, do it 7 times. Tapos dun sa pampito, at saka lang kayo sisigaw, incremental yung command. So hindi nila talaga alam what is going to happen. Parang nangyari kay Paul last week, na unti-unti lang habang nagbubukas yung sitwasyon, pumapasok lang si Paul, sinusundan lang niya. So ito daw mga ito, hanggat inuutusan sila ni Joshua sa bagot utos, at saka lang din sila sumusunod. So this was all by faith. Walang logic to, hindi nila alam kung isusunod eh. This time, napatunayan nila na pwede pala sumunod sa Panginoon.
by faith kung gugustuhin talaga natin. At napatunayan nila, sabi nga na Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after 7 days of marching around it. What a mighty God! Ito yung Diyos na meron tayo, mga kapatid. Pinapaalala ko na, kasi baka may mga ninenervous-nervous na tayo, mga sobrang pakikinig ng mga false news, fake news, puro nervous na. Tandaan natin, yung faith natin, sabi natin last week, diba? It should overcome our fear. Fear should not cancel our faith. Our faith in the Lord should overcome our fear. Okay? So, ganun lang, bumagsak yung wall. Lusob sila. Eh, siyempre, mga tao doon, mga takot-takot na, eh, madali na na-conquer. Ngayon, may mga, siyempre, may mga tao nagsasabi na, well, actually, hindi naman nag-collapse siya ng ganun-ganun lang eh. May earthquake ka. Kasi, may evidence, yung dalawang British archaeologists, na si Garstang at saka si Kenyon, they found evidence of earthquake activity at the time the wall collapsed. Siyempre, sa kanilang mga excavations, nadidetermine nila yun eh. Okay, sundan na natin. Sabihin natin na magkaroon ng earthquake. The Lord caused an earthquake. But that by itself is still a miracle. Bakit? The earthquake happened right at the moment that they shouted. Sobra naman perfect ang timing nun. Ha? Sobra naman nagkataon. Kung earthquake nga lang. O sabihin natin na earthquake nga. Pero it happened at the direction of God. It has to happen at that very time that they shouted. At yung earthquake, selective. Kasi pag earthquake, that dumadaan lang yun doon sa fault line, di ba? So tamaan ang tatamaan. Pero ito, iniwasan niya yung bahay ni Rahab. According din doon sa kanilang mga archaeological diggings, may isang parte na may evidence na nakatayo yung wall, hindi nag-collapse. And of course, we conclude na yun yung bahay ni Rahab. Kasi alam naman natin na napuntahan sila ng mga spies later on, di ba? At nailabas silang lahat eh. So, hindi nag-collapse yung bahay nila. So, yung earthquake selective. Huh? So, if the Lord caused it, whatever. The Lord caused an earthquake, He did not cause an earthquake. It was the Lord's hand that caused the wall. It is not the people. Although may participation yung faith nila doon sa will and plan ng Panginoon. Na, mga kapatid, ano yung sabi niya ng Panginoon kay Joshua kanina sa chapter 6 verse 2? See, I have given over Jericho unto your hands. So, bago pa nagsimula, tapos na kay Lord. I am God, there's none like me. I tell the end from the beginning. Mga kapatid, this is the God that they served. This is the God that we serve. This is the God on whom they put their faith. And this is the God on whom we should also not put only but keep our faith on. Diba? Hindi man nagbabago ang Diyos eh. Kung ano siya noon, siya ngayon, siya pa rin bukas. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Okay. So, ending na ba na istorya? Hindi pa. Did their obedience by faith end here? No. Tingnan natin. Kasi may further evidence pa. Again, from archaeological diggings. Ang sabi ay ito, archaeologists found many storage jars full of grain that survived the fiery destruction. Under normal circumstances, valuables such as grain would have been plundered by the conquerors. It was their right and it was the custom for the winning people. Alam naman natin noong unang panahon, di ba? Kung sino yung panalo, kanya lahat, kuha niya lahat yan. Pero, bakit may nakita silang mga ganito na ebidensya na hindi kinuha, na iwan? Kasi di ba, sinabi ni Joshua sa chapter 6 verse 17, the city and all that is in it is sacred unto the Lord. Wala kayong kukunin. Yun ang utos. Kaya marami sila nakuhang mga ebidensya na hindi nga nagkaroon ng looting. Of course, alam naman natin, kayo mga sanay na sa Biblia, alam naman natin na mayroong isolated case yung nangyari kay Achan. Nag-iisa lang naman si Achan, so ang tawag natin doon ay isolated case. But as a whole, ang buong Israelita sumunod.
pinatunayan nila na from start to finish kung ano sabihin ni Joshua. Di ba yung sabi ng chapter 1 verses 16 and 17? Kung ano sabihin mo, gagawin namin. Kung saan kami pupuntin, doon kami pupunta. Talaga natutunan na nila ng husto na it is worth putting on the faith sa Panginoon. So yun yung ebidensya na sinasabi din ni James chapter 2 verse 26. Sabi ni James, faith without works is dead. So faith must be evidenced by active obedience. Hindi ko pwede sabihin, susunod ako Lord in my mouth, in my mind. Dapat gawin ko. Faith must be evidenced by active obedience. And that is what this Joshua generation did and proved, that their active obedience is different from the disobedience to mga parents nila. So ano nangyari? It resulted to victory for the Lord. And of course, victory to them as the people of God. Sila naman taga may pakinabang dito. Okay? So nakita natin mga kapatid, kung anong nagagawa nung ang pananalig mo sa Panginoon, kinikip mo yun. Chini-cherish mo yun. Either doon sa mga maling nagawa ng ibang tao, mga maling nagawa mo, or doon sa mga tamang nagawa ng mga tao, or mga tamang na ginawa mo, whether it is right or wrong, if we cherish all of this in relation to our God, we will also be victorious. We will also pull through. O katulad yan sa pandemic, di ba? So dapat nasa isipan din natin na may plano rin si Lord para i-collapse itong COVID-19 pandemic na ito. Well, hindi natin alam kung ano yung eksaktong plano niya, pero alam natin may plano. Because victory belongs to Him, victory belongs to us. We just have to take it by faith at sundan natin si Lord. Of course, the Lord is silently using scientists and doctors na nakaka-discover na ng mga vaccine and medicine and all. But ultimately, lahat yan nasa direction ni Lord. At lahat sila mangyayari in God's time. Kaya nga habang hindi pa nagko-collapse yung wall ni COVID-19, samantalay natin, patuloy natin samantalay na pagkakataon ito to build our faith, our relation sa Panginoon, our strong relation sa Panginoon. Samantalay natin na pagkakataon ito na tulungan naman natin yung mga nanghihina o mga mahina. Akayin din natin para sama-sama tayo lahat na umaangat sa ating pananalig at relasyon sa Panginoon. Even in bad, there is good. If we look at it from God's perspective. Yes, this pandemic is bad from man's point of view, but it is good in God's point of view. Bakit? Ma-accomplish niya lahat na ma-accomplish ng plano niya sa bawat isa sa atin. So let us continuously be aware ng ating participation dito. Ano ang gusto ng Panginoon? Ano ang mensahe ng Panginoon sa atin as a people and individually? Salamat sa Panginoon that because He is a mighty God. Naalala ko na 1980s, may kanta kami dyan eh. Great and mighty God, great in power, mighty indeed. Tapos meron pa yung, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. At yung mga kanta namin yung 1980s, but we can still sing this song. Bakit? Hindi naman nagbago yung Diyos na yun. He's still strong and mighty. Diba? What a mighty God indeed we have. Salamat Panginoon sa iyong sovereignty, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong ultimate deliverance para sa iyong mga anak. Praise the Lord, mga kapatid. Bye.
So mga kapatid, mag-ala Joshua generation din tayo sa response natin dito sa COVID pandemic na ito. Let's see how the Lord will lead us to it. Okay? And next week, tignan natin kasi it is going to be in the same vein yung istorya ang titignan natin, but with a twist, may slight difference. Okay? Hindi to Joshua generation, ibang generation to. So titignan na natin how the Lord works in our life sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang sitwasyon. Huh? So magwakas tayo sa panalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, sa iyo lahat ng papuri, sa salamat, lahat ng luwalhati sa iyo lamang. Salamat sa pag-remind mo sa amin na ito yung Diyos na mayroon kami. At ang Diyos na ito, hindi lang namin Diyos, kundi Ama din namin. Our loving, sovereign, almighty God and Father. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong kabutihan at sa iyong pagpaparemind sa amin of who you are in our lives. The Almighty God. There is no one like you. There is no one besides you. Kasi ikaw lamang ang Diyos. Wala nang iba. Salamat, Lord, na muli ay na-refresh ang aming faith, na na-refresh yung aming assurance, yung aming na-comfort kami na kahit na nasa kalagitnaan pa rin ng pandemic, your loving sovereignty persists. Your loving sovereignty will usher us into victory, into final victory. All for the praise and glory of your name and for the benefit of your children who love you and obey you by faith. We praise you and thank you in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, until next week, stay safe, stay assured, stay comforted, and stay victorious in our loving and sovereign God. Nakatanggapin. Siguro gawa na po tayo ng prayer na matapos na itong COVID upang kayong nanonood sa inyong mga bibit ay muling babalik sa corporate worship. Aawit ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos. Pupurihin ang Panginoon. Makikinig ng kanyang salita. At iidlip, makakatulog. Hindi na yung makakatulog, mga kapatid. Alisin nyo na po sa isip natin yan. Just watch wherever you are. Let us worship the Lord together. That corona during our time, especially in the Philippines, is a classy book. It is the in book. It is the most popular book. If you have a corona notebook in when you were studying, then we call that yayamanin. Okay, you were so popular because of that. Okay, that corona notebook. Only forever, okay, Jesus. So natin sa langin, lahat ng mga difficulties na to. Nahirapan ka naman, di ka pa natuto. Mas masakit yun. The other side of the coin is God's loving sovereignty. So pagsamahin natin para magresulta ito sa victory. Victory for the Lord, victory for us. Welcome po sa Filipino Christian Church online prayer meeting. Ang lockdown. Lock in prayer, down on our knees. So from our home to your home, magsama-sama po tayong manalangin. At nawa nga po, soon ay magkita-kita na po tayo sa bahay panambahan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless us all.